Alam mo bang yung mga bahay, iniiwan na lang. Kasi hindi na kinakausap yung bangko, iwanan na lang nila. Dahil wala nang pambayad. Wala silang pambayad. Ganun kalupit yung panahon na yon. So, sabi ko, paano ko kaya matutulungan? So, punta ako ng California, nag-aral ako ng para maging realtor. Talaga 1 week, maniwala ka, 1 week straight nag-aral ako. Nag-take ako ng exam, pinasa ko, at naging realtor in less than 2 weeks. Tinitignan ko ang mga listing, may isang taong nakakita sa akin, sabi niya sa akin, oh, realtor ka. Sabi ko, yeah. Actually, sabi ko gano'n, kagkakuha ko lang ng license ko. Sabi niya, oh, good. Yan ang gusto ko. Sabi ko, are you buying a house or something? Sabi niya, oh, hindi. I would like to buy commercial properties. At sabi niya, tutulungan kita, tuturuan kita kung paano gawin. Sinunod ko yung mga payo niya. Hanggang kumita ako. Kumita ako unti-unti. Do you consider him your third angel? My third angel. Nagkaroon siya ng pagkakataon na ako ay itrain niya para maging host and a realtor. Nung naiwan na niya ako, naghahanap na ako ng mga bahay na ibibenta. When he passed on? Hanggang palagi kong namimit yung mga kababayan na, Rod, baon ako sa utang. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Alam mo bang yung mga bahay, iniiwan nila? Kasi hindi na kinakausap yung bangko. Iwanan na lang nila. Dahil wala nang pambayad. Wala silang pambayad. Ganun kalupit yung panahon na yon. So, sabi ko, paano ko kaya matutulungan ang mga taong sobrang hirap? Nakita ko may advertisement isang lawyer about debt settlement. Ang mga kliyente niya na may utang, tinutulungan niya makipag-settle sa mga creditors. That concept. Tinawagan ko siya, sabi ko, pwede ba akong magtrabaho for you? Sabi niya, sige, pero sa isang condition, ituturo mo sa akin ang ins and out ng business, kung paano mo ito ginagawa. So, naumpisahan ko na, but eventually sabi niya, magtayo ka na rin ang kumpanya. Kaya, nabuhay ang Financial Rescue. Tinayo kong Financial Rescue ng November of 2008. And the rest is history. May nakilala ko sa TFC. Inintroduce ako sa TFC. Nagkaroon ako ng commercial sa TFC. Hanggang one day, in-invite nila ako na maging guest speaker for Balitang Amerika. To cut the story short, hanggang nag-guest ako sa mga ibang shows sa TFC, hanggang nagkaroon na ako ng sarili kong mga segments sa TFC, at doon na, nag-umpisa na TFC, GMA Pinoy, nagkaroon na ako ng mga relationship, at napalaki ko na yung negosyo ko. Mula sa 2 telepono, umabot ng 20, 30.